everyone, welcome back to my channel. So in this video guys, as what you can see, nandito ako ngayon sa Mega Don Quixote. And so itutour ko kayo guys doon sa loob kasi pag nandito kayo. Pasok muna kami guys. So guys, pumasok muna kami kasi mag-inaw na doon sa labas. At ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga nandito sa loob ng Don Quixote. But yung Don Quixote guys, isa siyang mall dito sa Japan na nagbubuka sila until merong 3 to 5 a.m. guys. So, ang daming mga pwedeng mabili dito sa Don Quixote guys. Napakalawak ng mga variety of goods nila. So, let's start! So, first, nandito kami ngayon sa mga food section guys. Eto. Yun. Mga meat section nila. So ito guys, yung famous mayonnaise dito sa Japan, ng Kewpie or Kewpie? Kewpie ba or Kewpie? Ito naman guys, yung kanilang dressing for salad. And ito yung favorite ko. Ayan. I think meron to sa Philippines, nakita ko, especially dun sa Ayala, yung sa imported sections nila. Ayan, it's worth 598 yen, or 646 with tax na yan. Ito naman yung mga yakiniku sauce, and yung favorite ko naman dito is, ito naman guys. Ayan. And meron din yan dyan sa Philippines, sa Ayala. Ayala talaga. Ayan, 318 yen. With tax na yan. And ito yung isa pang masarap din na yakiniku sauce. Yeah, ito yung mga chocolate nila guys. And ito masarap din to. Yan. And this one as well, yung choco pie na meron talaga sa Philippines for sure. And then ito yung mga Kit Kat guys. Kit Kat, ayan. Dark chocolate siguro to, no? And then, ito. Mayroon ako nakitang video na favorite nito daw to. And gusto ko din siyang i-try. And ito yung regular or original flavor ng Kit Kat. And then, check this guys, oh. Ano yung flavor nito siguro? So guys, kung pwede na kayong pumunta dito sa Japan, huwag niyong kalimutan na bumili ng ganitong snacks. Yung pangalan niya is Umaibo. And ito guys, try niyo yung Violet kasi sobrang masarap yan. So punta naman tayo guys sa hair care section nila. Papakita ko pala sa inyo guys yung ginagamit ko na purple shampoo ngayon. Kasi yung kulay ng buhok ko is super light siya. Kaya kailangan kong gumamit ng purple shampoo para hindi rin mag-iba yung kulay niya. So guys, ito yung purple shampoo na ginagamit ko. Ito, purple color shampoo. Ito guys, 798 yan. Or 878 plus tax na yan. And meron din siyang color treatment or conditioner na din siguro to. Pero ito lang yung binibili ko guys, yung shampoo niya. And meron ding isa pang purple shampoo dito. Ang Schwarzkopf. Made by Yellow. Pero mas mahal siya dito and same pa rin yung effect niya guys. Kaya ito na. So yung mga may gustong bumili ng purple shampoo, dito guys sa Don Quixote, meron na. And guys, ito yung favorite conditioner ko dito sa Japan. Yung pangalan niya is Himawari. And number one, Cosme siya guys. So, ibig sabihin, maganda tong product na to. And isa sa nagustuhan ko dito guys, is sulfate free na siya. So, ito yung mga para sa pangkulay ng buhok. Ito maganda din to guys kasi parang shampoo na din siya and ito yung ginamit ko last time sa pagkulay ng buhok ko and kailangan ko na din bumili ng isang box kasi i-retouch ko yung roots ng buhok ko, yung hairy growth. Ayan.
So, pamunta na kami ngayon, guys, sa cosmetics or sa mga skincare and makeup section. So, first, ito yung para sa skincare, guys. So, isa, guys, sa mga nagustuhan ko dito na skincare product is itong skin conditioner. And meron din siyang nakalagay na Cosme number 1. Yan. So, ito din. Same rin sila, pero gel siya. Gel type. Ito yung kanilang makeup remover. And meron din ganito. Oil base. Ito naman yung mga facial wash nila, guys. Yan. And alam kong merong ganito sa ano sa Watsons sa Pilipinas. And dito sa Japan, yung price niya is, ayan, 298 yen or 328 with tax. And maganda din yan, guys. And yung mga Hapon, guys, mahilig din sila maglagay ng ano facial mask. And ito yung mga kanilang facial mask, guys. Ito, maganda yan, guys. As in, na-try na din namin yan ng husband ko. And yung firming royal gel mask na yan, yung firming, talagang napa-firm yung talaga yung face namin. Pero hindi na namin natuloy-tuloy kasi naubusan din kami. Kasi sa Pilipinas namin yung ginamit before our wedding. Before ka matulog for night, and meron siyang 30 sheets na, guys. 30 sheets na sa, and yung price na is 500 yen lang. Or 550 with tax. And meron din silang ganito. 30 pieces din. And same din. 550 yen. So, nandito naman ako ngayon, guys, sa makeup section. And tingnan natin. Ang cute ng mukha nilang packaging, guys, oh. Yeah. Ooh, look at this lipstick. And this one. So, yan yung sa loob, guys. Ang ganda ng packaging. Ang nice. Pero medyo mahal din siya, no? Guys, so eyeshadow palettes and mga Disney characters yung kanilang packaging. Ang ganda ni. Favorite to ng husband ko, yung Rapunzel na tangled. Naiyak kaya siya nung pinanood niya yan. Cute din ng palette na to, guys. So. Wow! Parang gusto kong bilhin yung ganitong eye palette, guys. Oh, eyeshadow palette. Ang ganda niya. So, swatch ko siya, guys. Ito yung orange nila. Look! Ang pigmented niya, oh. Tapos, ito pa, guys. Try ko tong glitter. Yan. Wow! Look! Pinag-iisipan ko, guys, na mabuti kung ito ba yung bibilin ko. Yan. Kasi maganda yung pigment niya. So, pwede mo siyang ganyan. Gawing ganyan. Or, wow, ito maganda din, oh. Or, eto. Yung tangled. Yan. Guys, parang nude ng lahat and halos magkasing kulay na din. So, siguro ito na lang, guys. Mayroon ako nakita dito, guys, yung hairbrush collection para sa Disney. Look at that, guys. So, ang cute! Yan. And kung maliit lang yung bag mo, ito naman siya, egg-type hairbrush. Wow!
Para naman sa mga lipstick, guys, eto, meron din ditong Romand. Romand, Etude House, Merzy, and yung 3CE. Meron din sila dito, guys, yung para sa eyelashes, fake eyelashes. Magaganda yung mga eyelashes nila dito, guys. Ayan. And ito yung mga glue nila. And ito yung meron ako. So dito naman tayo para sa mga eye mascara or eyeliner. Eyebrow, guys. One day tattoo. And ito yung pinakasikat na eyebrow mascara dito, guys. Yung Heroin Make. Yan na nirave palagi ng mga YouTubers sa Pilipinas. Yung Kiss Me Heroin Make mascara. Na kahit maligo ka, guys, mahihirapan ka talagang tanggalin yung mascara. And it costs 1,320. Nandito kami ngayon, guys, sa novelty section. Yung mga makikita mo dito is yung sari-sari na. Meron dito mga curtains. Yan, para sa mga upuan. Beddings. Airbed. Sobrang cute. Ang napakalaking stuffed toy. Gusto mo? Hindi. Gusto mo ako? So, tapos na tayo sa cosmetic lab, guys. Guys, actually, yung mga napuntahan natin kanina, maliit lang yun na section dito sa Don Quixote kasi napaka-crazy ng mall na to. Ang daming mga, ano, binibenta nila yung mga sari-saring variety ng mga products, ganun. So, meron din sila mga clothing section, ayan. Mga caps sila, mga bags, suits, wallets. Meron din sila mga branded or luxury products dito. So guys, dahil yung Don Quixote is napakalaki and napakadami ng mga items nila na binibenta dito, yung mga wide variety of products. So hindi ko siya matatapos ngayon, guys, kasi sobrang dami pa talaga. Meron pang mga nasa electronics, yung para sa mga luxury bags, yung para sa mga damit, clothing sections, ayun. So sa next video ko, guys, itatry ko din yung best ko na bumalik dito ulit sa Don Quixote para mapakita ko sa inyo yung iba pang section dito. Yung last product na bibilin ko dito, guys, is itong ring light na to kasi sobrang kailangan ko siya ngayon kasi pag nasa indoor lang, kailangan ko ng extra light. So, ito, guys, yung bibilin ko and it's 2,980. Ayan. With na siya. With stand. And tatlo na din yung kulay niya na pagpipilian. So guys, pauwi na rin kami and babayaran na lang namin itong nabili namin. Kasi halos wala na ding tao ngayon dito. Pwede ka nang magtrabaho dito. Tapos pag dito ka nang magtrabaho, araw-araw ka dito. Uy! Nadalhin ko sana to. May tan. Parang nadalhin ko pa yan sa labas, ah. Yay! Pauwi na kami, guys. Oh, by the way, guys, before ko i-end yung video, so, hindi pala ako nakapag-haul kagabi pagdating dito sa bahay kasi medyo late na. So, ngayon ko na lang i-haul, guys, yung napamili ko kahapon or kagabi. And kailangan ko na din itong i-haul kasi gusto nang kainin ng husband ko yung isa ditong binili namin kagabi. So, first, guys, uunahin ko na to, yung Choco Pie. So, binili namin ito. And isa ito sa mga favorite ng husband kong kainin. So, ayan. And kanina kasi, sabi niya, babe, bigyan mo ako ng isang Choco Pie. So sabi ko, hindi pa yun pwedeng kainin kasi hindi ko pa siya na ho-haul. So ayun, ito, pwede niya nang kainin, guys. So next,
is itong KitKat, guys. Yung flavor niya is raspberry. And gusto ko siyang itry kasi yung isang napanood ko na video or YouTuber, ito yung nire-rave niya. So, I think masarap to kasi gusto ko din kasi yung mga ganitong flavor, guys. Yung strawberry or raspberry or blueberry. Kung meron mong blueberry na flavor yung KitKat. So, I hope meron guys, no? Pero kasi, ang dami-dami palang mga flavor yung KitKat. So, ito, first time ko tong titikman, guys. Yung ganitong klaseng flavor. I'm so excited to try this one. And then, next is, ito pala yung binili din ng husband ko, yung raincoat. So, next guys, itong nabili ko na eyeshadow palette. Kiss New York Topaz Nudes. Ayan. You can play with these colors, guys. Ayan. And maganda din yung mga shades niya. So, next is itong Himawari shampoo. And hindi ako yung gagamit ito, guys, yung husband ko. Kasi last time, dapat bibili kami ng shampoo. So, pero yung nakuha niya is conditioner. So, ayun. Ito na lang din yung napili niyang shampoo na bibilhin. Kasi maganda talaga to, guys. As in, highly recommended. Second to the last is this skin conditioner or skin conditioning gel ng Naturi. Yung meron ako nito is yung liquidy form. Yung liquid lang siya. Tapos ilalagay lang sa palm. Then, tapos ganyan. Itatop niyo sa face niyo. And this one naman is gel. And gusto ko din siyang itry. And the last one is itong hair color ng Lisey with the shade of milk tea brown. Kasi kailangan ko nang i-retouch yung roots ng buhok ko. Kasi humaba na siya. Ayan. Humaba na yung black. Kitang-kita na. And ayan. Ayoko pa mag-change ng Ayoko pang mag-change ng hair color kasi nagugustuhan ko pa siya. And gusto ko pang makita yung medyo lighter shade niya pa. Kasi pag feeling ko, pag inuulit-ulit ko yung paglagay ng same color, mas lalong na-achieve yung ganitong look or ganitong kulay, guys. Yan. So, ito lang din, guys, yung mga napamili ko sa Don Quixote. Hindi naman masyadong madami. And, pero, by the way, guys, before ko makalimutan. Ito pa pala, guys, yung nabili ko. Yung ring light. Ayan. And ginagamit ko siya kasi ngayon. So, meron na din kasi akong ring light doon sa Philippines. Kaso, iniwan ko siya kasi hindi na siya magkasya sa bag ko. So, sabi ko, dito na lang din ako bibili. And halos the same lang din yung size na nabili ko. And na-adjust din yung kulay niya. Same doon sa kabila. Yung nauna kong ring light, na-adjust siya. Ayan. Meron ding super light, tapos yung warm and yung medium niya. Ayan. So, and as well as yung ilaw niya, pwede din i-adjust. Ito. Highlight. Nakalagay pa dito, normal light. Normal light yan siguro, no? And then the low light. Ayan. And nakasama na din siyang stand. So, very good na to sa akin, guys. So, guys, I'm going to end my vlog here. Thank you for watching, and please don't forget to like this video if you did, and please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para ma-update kayo sa susunod ko pang video na i-upload dito sa YouTube channel ko. Bye! Bye.